Po sa inyo lahat, ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat po ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng video na aking gagawin. So, sa araw po na to, ang ating pag-uusapan nito ay yung kung paano natin i-rewind yung ating step-down transformer na kung tawagin natin ay auto-type transformer. Ito ay isa lang yung size ng windings natin na dapat ay napanood nyo ang part 1 dahil doon ko diniscuss yung design and computation. So this time ito i-actual natin. So nakuha na natin kasi yung number of turns na ito. So ito na yung mga materials na kailangan natin. So kung ready na kayo, gagawin na natin. So, ito yung ating rewinding machine. At ang ating gagamitin ay meron tayong bobbin. So, ito yung ating bobbin na gagamitin. At meron tayong rewind na iikot natin ngayon yung ikot na 0 hanggang 220 ay meron tong ikot o turns na 1,056 turns sa 220. Pag kinuha natin yung gitna, 528 turns. Kaya ilalawit natin yung wire kasi ang gagawin nating transformer ay step-down transformer na auto-type transformer. So, according dun sa ating computation, ang palabas natin ay 1,056 turns at yung gitna ng 110 natin ay 528. So, at ang size ay number 24 ang ating magnetic wire. So, ika-calibrate muna natin to. Isiset muna natin yung ating rewinding machine sa 0-0. So, 0. At yung nasa gitna ay 0 ulit natin. So, pareho natin si 0. Okay, so. Kailangan nakakalibrate para hindi tayo magkamali. Okay, so ilalapag ko na yung ating magnetic wire. Hindi natin sa baba. Then, of course, kailangan natin ng nakahanda yung masking tape natin para in case na umigkas yung ating ginagawa, meron kagad tayong pang-hold sa magnetic wire. Okay, so ito yung zero natin, kaya ibabalik natin to sa gitna na 528. Okay, so ready. Lagay natin sa low speed, may low speed tayo. So, 555, 56. Ayan. So, ibabalik natin. Ito na yung center tap natin. Kaya ito na yung tatawagin natin 110 volts. So, ayan. So, ipulupot ko ulit dito. Then, another 528 tayo para doon naman sa dulo niya. Okay. So, or 220. 0, 110. Saka ito yung 220 natin. So, ready na naman tayo. So, diretso lang tayo.
Lagyan natin ng masking tape para mag-separate yung 110 sa pangalawang coil na another 528. So all in all ay 1,056 turns. Okay, so so 1,045, 46, 50, 55, 56. Ito na yung kabilang dulo natin. Sa lagyan natin ng masking tape at lalagyan natin ng piece paper. So, meron na tayong transformer na auto-type transformer na 220 ang input, ang output ay 110. Ito na yung transformer natin. So, lagyan natin ng piece paper. May hinanda na akong piece paper dito para maganda. Pwede natin itong lagyan ng sticker. So, alin man dito sa magkabilang dulo na to, pwedeng ito ang 0, ito ang 110, ito ang 220. So, 110 yung isa. Pwede rin naman ito yung 0, 110, 220. Huwag lang yung gitna ang mawala. So, lalagyan natin to ngayon ng ating piece paper. So, ito na yung 0 saka 100 volts sa input natin. Dito ko dadalhin tong isa na to. At itong isa. So, kakaskasin natin to ngayon ng para paghininang natin. Ito yung 0, 220. Ito ngayon ay ibabalik natin tong isa na to para magiging kapartner naman ng 110. So, ito naman yung 110 natin. So, itong dalawa. 0, 110. 0, 220. So, lagyan natin to ng hinang.
testingin natin kung tumalab yung hinang at dapat may resistance. Ayun, eksakto, meron na tayong resistance sa tester, may palo. Okay, so ito naman yung kabila. Lagyan natin ng piece paper. So, ito na, ikabit na natin yung 0110 volts. So, titapan natin siya. Then, puputulin natin itong isang wire dito. Ayan. Ito na yung 0 saka 110 volts. Doon na lang, idediretso na natin to doon sa may outlet ng kaha na gagawin natin sa 110 ng transformer. So, lalagyan ko ngayon ito ng balot. Pwede natin itong lagyan ng sticker ng pangalan ng shop natin. So, kailangan yung masking tape na sa gitna para hindi makikita yung duktungan ng ating masking tape. Pagkatapos natin itong matesting, ang kasunod naman nito ay ibababad na ito sa ating barnis ng ating transformer. Kaya panoorin nyo yung part 1 nito. Ito na yung part 2 natin. Pwede tayong maglagay ng EI core na dalawahan. Pwede rin namang isahan, pwedeng tatluhan, pwedeng apatan, pwedeng lima, kung ano ang type nyo. Mas nasanay lang ako sa dalawahan. So, ang kasunod naman nito, pag nalagay na natin lahat ng letter E, puro I naman. Tapos transformer legs. Ayan, so puro I naman tayo. So, dahil dalawahan yung E natin, so dalawahan din yung ipapasok natin. Hanggang sa mapuno natin to. Okay, so patayin na natin. Kung meron kayong mallet, lalong mas maganda para maingatan natin yung ating EI core. So, pag naipantay na natin yan, yung kabila naman. So, tayo na tayo sa kabila. Punuin na natin to ng letter I. So, lalagyan natin naman ng transformer legs para maganda ang tindig. Ang ganda na ng ating transformer. So, pag na-testing natin to, pwede na natin itong barnisan. Konting higpit. Zero, 110. So, i-testing muna natin yung resistance ng ating
220 volts natin. Ito yung 220 natin. So dapat ay meron tong resistance sa tester natin. So ayan. Ayan, meron. Ayan. Dapat meron din dito kasi auto-type transformer to. Meron din dun sa kabila. Pero siyempre, mas mataas ang resistance na itong male plug natin. So, at walang talo sa EI core. So, hindi tayo grounded. Ganon din dito sa kabila. So, good. So, ilalagay ko ngayon yung tester ko sa 250. At isasaksak natin sa kuryente. Naka 250 ako, dapat ang palo ng tester ay nandito 125, 105, 110. So malapit dito, ayun yung 100. So ipupulupot ko to dito. At ito na yung gagamitin natin sa ating appliances. So ito yung plug ko, saksak ko. Tingnan natin kung meron na tong kuryente. Ayun, meron na. So eksakto 110 volts yung nakuha natin sa output ng ating transformer. So, babarnisan na lang yung pinaka-final neto. At sana nagkaroon kayo ng idea. Kaya kailangan mapanood nyo yung part 1 kung paano natin kinumpute to. At ito na yung in-actual na natin. So, papatayin ko. Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang ating pag-aaral about sa ating auto-type transformer. Meron na tayong transformer na ang output ay 110 volts. So, ang input natin ay 220. So, muli po, maraming salamat sa inyong lahat sa mga patuloy na nanonood ng lahat ng video. So, salamat ulit. Mag-ingat tayo lagi-lagi. Salamat ulit.